Kasi kailangan natin to as a per parents at per baby sa ating new puppy. So, itong tinuturo ko sa inyo ay based sa aking kaalaman at pag-aalaga ng aking mga per baby hanggang nag-grow sila. Tapos pala tayo guys sa number 12. So, number 12, susunod tayo ng number 13. 13 na hindi 11. 13 guys. So, yun number 13. Ang kailangan ng mga aso natin is dog powder. Ayan po siya guys. So, ayan po sa taas. Nakikita niyo sa screen ko. Nandiyan po yung dog powder. Meron po tayong malunggay powder. Meron po tayong port liver powder na yung linalagay ito guys sa pagkain ng aso. Dahil ito ay nakakatulong sa ating fur baby na huwag mamili ng pagkain. Amoy pa lang nito guys ay matatakam sila at magugustuhan na nilang kumain agad. So, yan talaga most na best solution sa mga picky eaters nating poor baby. Kasi ang ibang aso, kasi guys, hindi kumakain na mili siya ng pagkain. Ayaw nila ng dog food. Kaya, yan, dog powder. In the powder sa pork liver, liver, chicken, beef powder. Yan po ang karamihan ng flavor ng ating powder. At meron din tayong squash powder, kalabasa powder, turmeric powder. Kasi nakakatulong din po yan guys sa ating mga puppy at sa ating mga adults para strong sila. Number 14. And meron tayo number 14, dog bag. Kailangan natin ng dog bag. Kasi once na pumunta tayo sa vet at dadalhin natin yung puppy, kailangan natin siya ilagay doon sa dog bag. Merong tatlong klase ng dog bag na para sa aso. Merong shoulder bag, merong linalagay dito yung parang ano, para siyang bag, tapos yung tuta nandiyan. Nakaganyan yung tuta. Parang ganyan yung style ng tuta, para siyang baby sa harapan. Kaya yon, may ganun na style na bag. At meron din backpack yung linalagay sa likod. Backpack siya na pero ano, doon mo ilalagay yung aso sa likod. Pero kung ikaw, gusto mo naman yung shoulder bag at may example ako ng bag, ipapakita ko sa inyo. Ang kasya lang dito is puppy. Puppy lang ang kasya dyan. So, ganyan siya kalaki. Okay, tapos, ganyan siya kabong, nandito ang bubuksan niya sa likod. Ito ang harapan. Ayan. Ayan yung ano, dyan mo ilalagay yung puppy. Then, ako, linalagyan ko siya ng floor mat para once na humiga yung puppy dyan, ito siya. And, linagyan ko siya ng karton para buong-buo yung space talaga ng ating dog bag. Ganito. Hand carry po to. Dito lang siya, hawakan lang siyang ganyan. And, pwede naman siyang shoulder bag. Depende sa inyo kung magaan yung puppy. Kung super mabigat, hand carry, ganito lang. Tapos, number 15, dog cage. Kasi kailangan natin ng dog cage guides. Ito siya. Nakikita niyo sa screen ko, yan yung dog cage. Travel na tayo, nagpunta tayo ng ibang lugar. And kasama yung aso, doon natin siya ipapasok. So, kunyari, pupunta tayo ng Boracay, and kasama yung dog, di syempre, ipapasok natin siya sa dog cage. Kailangan natin yun, kasi kung ilalagay lang natin siya sa dog bag, hindi siya comfortable sa dog bag guys, kasi comfortable sa dog bag kasi sobrang tagal ng biyahe natin, kaya mas okay siyang nasa dog cage. So yan, nabibili lang po yan guys sa Shopee, Lazada at sa mga vet clinic. So ako sa inyo, sa Lazada and Shopee na kayo bumili kasi mas mura kaysa sa vet. Medyo mahal ng konti kaya bilang sa atin for parents and for pet tayo nagtitipid, kaila
kahit tayo nagtitipid at alam po natin good quality yung product na nabili natin. So, yun ang number 15. Number 16. May binabasa po talaga ako, guys. Ito yun. And number 16, kailangan natin ng dog bed. So, ito ang model natin. Chiling! Nakikita nyo naman sa screen ko kung sino ang model natin, si BB Cute. AKA, guys, wala na po si BB Cute ngayon. Nabili na po siya ng yung owner niya. And, dahil ako, hindi porke na pinabili na natin si BB Cute, ay hindi na ako magtatanong kung kamusta na yung puppy. Ayan, siya yung model natin ngayon. And, nakahiga siya sa kanyang strawberry dog bed. So, ang cute talaga ng dog bed niya na binili sa kanya ng owner niya. So, dyan natin patutulogin yung ating aso sa dog bed. So, dyan po kasi comfortable yung aso at gusto nila lambot yung higaan. Kung wala naman tayong pambili ng dog bed, guys, pwede naman floor mat. Pwede naman, guys. Basta malambot na floor mat. So, okay na sila doon. Kung hindi naman, wala talaga, itabi na lang natin sa higaan natin. Kasi, yun din naman ang gusto ng mga aso, tumatabi sa higaan ng owner nila. Then, number 18, dog poops, plastic. Ay, wala akong sinasabing plastic. Sinasabi ko lang, plastic na ginagamit natin sa poops ng aso. Ayan, sa taas, nakikita nyo sa aking screen. Yan, kailangan natin yan. Kasi once na poops yung alaga nyo sa labas, wag nag-walking tayo, we know, walking natin sila. Eh, syempre, hindi natin maiwasan magpoops yung ating alagang aso, kailangan nating may baon tayong plastic poops. Kasi doon natin babalot yung poops nila. And technique ko doon, guys, pag kumuha tayo ng poops ng aso sa kalsada or saan man sila nag-poops, kunyari, nag-poops sila sa taas, sa mall, syempre, no choice tayo, sa mall yun eh. Eh, talagang kailangan pulutin mo yung poops ng aso mo kasi yun. Sasabihin, perfect, asikaso ko ng aso, hindi ka marunong tanggalin yung poops ng aso mo dito sa loob ng mall. O, diba? Masisita tayo ng guard. So, ang technique dyan para matanggal yung poops sa mall or sa kalsada, kung saan man siya ng poops, is gumamit ka ng plastic poops. Bago mo yun makuha yung poops, gamit yung plastic poops, ay gumamit ka muna ng papel. Example, kunyari, ito. Stretch na papel na hindi mo na ginagamit. Kunyari, ito na yung papel. Tapos, stretch na papel na to, na hindi mo na siya ginagamit. Dadakutin mo. Kunyari, ito yung popo. Dadakutin mo. Parang ganyan. Kukunin mo siya. Tapos, ilalagay mo doon sa plastic. Tapos, syempre, yung plastic, kailangan mo siyang tahlian para hindi siya mangamoy. So, yun talaga ang best way doon. Kaya, kailangan natin ng dog plastic poop. Number 19, kailangan natin ng dog diaper. Pang female man or pang male, kailangan po natin yan para once na naglakad-lakad nga tayo sa labas, hindi porke, guys, na naka-diapers na yung ating aso, lalo na yung babae, naka-diapers na yung babaeng aso, ay safe na tayo pag nag-poop sila. Minsan kasi, guys, doon sa butas ng diaper is lumulusot pa rin yung poops. And kailangan mo rin nung talaga ng plastic poops at kailangan mo din mag-diaper siya. Kasi kailangan niya mag-diaper kasi number one, maglalakad-lakad kayo ulit sa mall. Then sa park, syempre, kung mag-wiwi siya is masasalo siya ng diaper. So, doon na mapupunta sa diaper ang kanyang wiwi. And swerte ka kung ang poops niya ay nasalo ng diaper. Kung nasalo ng diaper ang kanyang poops, ay wala kang kukuning poops sa walking sa mall at mag-i-enjoy lang kayong walking sa park. So, yun. Turo ko na rin dito gumawa ng DNY diaper, lalo sa male. Pero hindi ko pa tinuro yung sa female. So, papakita ko sa inyo sa susunod kong video kung paano tayo makapagtipid sa paggamit ng diaper ng pambabae. So, yun. Abangan nyo yun, guys. So, yun. Meron din na may nabibili rin naman, guys, na tapos na diaper sa Shopee at sa Lazada. At ito po yan. Nakita nyo naman ito sa aking screen. Nakikita yung bilog na screen na yan. And yan po yung diaper ng pang male at pang female.
Tapos number 20, guys, is kailangan natin ng dog training pot. Ito po siya. So, kailangan natin to. Lalo na kung puppy ang ating sitio is madali siyang turuan and madali din siyang turuan ng dapat niyang gawin. Na dapat dito siya magwiwi, dito siya magpo-poops. Kasi yung diaper saka plastic poop, ginagamit lang natin yun, guys, sa labas. And ito naman yung gagamitin natin dito sa loob ng bahay. Sila magwiwi sa dog pat training. Dito, o, yan nakikita nyo sa ating screen. Diyan sila magwiwi, diyan sila magpo-poops. Para masanay sila, guys, kung hindi saan-saan sila nagpo-poops, saan-saan sila nagwiwi. Baho yung bahay natin dahil sa wiwi ng mga aso. Mga bata, nung baby pa sila, ganun din yung pag-aasikaso nyo sa puppy. At bigyan nyo po sila ng full love at full na asikaso. So, si Buslog ang ating model. Kasi siya na lang yung baby dito. Kasi yung mga kasama ko, puro na yan adult. Para siyang bata. Kung tutusin. Oh. Example. Mimi na iko baby ko. Mimi na. Mimi na baby ko. Oh, diba? So, kailangan din natin alagaan ng ating mga puppy. Pang puppy pa sila ay alagaan natin. At bigay yung needs nila. At syempre, pagmamahal at pag-aasikaso at pag-aruga sa ating mga mahal na aso. Kahit puppy man sila or lumaki na sila, ganun pa rin yung treatment natin sa kanila, guys. At walang magbabago doon. Dahil may kasabihan nga, dog best friend. Pull kami ni Buslog. Bye-bye na, Buslog. Bye-bye.